And by there, nagsimula siya magbulaklak nakaraang maaraw pa. Isang linggo na yung iba nag-close na. Ayan, oh. Iba binders closed na. Ayan, may tatlo ngayon. Tapos magbubuto na yan. And dadami na sila ulit binders. Hey, binders, good morning. This is Magimbay Page from the Philippines. And ay mga ka-behind, nag-decide ako na videoan ngayon yung ano na to, labog para sa inyo. Kasi nga, ayan, oh. Nagbulaklak siya ngayon ng... Ayan, may dalawa doon, tsaka may isa doon behinders. Nakaraan kasi nagbubulaklak na rin to, kaso nga lang pa, ano lang, isa, dalawa, tatlo, hanggang ganun lang. Tapos ngayon napansin ko, wow, nagkaroon siya ng bulaklak na anim. Kasi yung ibang parte, tulad neto, mga yan, tulad ng sanga na to mga kabihan, ay nabulaklak na rin, ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan, bulaklak na yung part na to. Ito mga pasibol pa lang, kahit ito pasibol pa lang behinders. This type of plant is called labog in Iloilo, or I think it's ano, it's belong to the family of hibiscus. Pang-asim to eh. Okay. Ingredients behinders. Para dun sa mga sa amin kasi yung sa Iloilo kasi mga kabehin uso yung dalawang klase yung ginagamit namin na pang-asim, hindi uso doon yung sampalok. Ang uso doon ay batuan o batuan. Basta mga kabayan, tawag sa amin yung batuan. Isa yun sa pinakasikat na pang-asim. Ito, susunod dito, labog. Ginagamit namin to pang-asim sa mga gabi. Yung gabing may sabaw. Dito kasi hindi uso yung gabing may sabaw. Yung uso dito is mga gabing may gata. So, sa Iloilo mga kabayan, uso kasi yung gabi na may labog, ganun. Sa isda, uso din to kasi maasim yung dahon na ito. And may iba-ibang variety po nito nung labog na to. Meron nitong red na as in red yung ano niya, red yung pinakadahon mga ka-behind. And pagkatapos red yung dahon. Tapos yung bulaklak ay puti ata. So mas healthy yung mga ka-behind kasi nga sa mga nakarang video ko, behinders, lagi kong sinasabi pag nagkakaroon ako ng topic about sa mga halaman na tulad nito, yung mga edible, yung medyo makukulay, lagi kong sinasabi na healthy po yung mga makukulay kasi mataas, meron silang type of carotenoids with, which is antioxidant na sinasabi ko, uy, gato-gato maganda yun. Which is totoo na mga kabihain. Sabi ko nga dito sa halabog na to, yung bulaklak na ito, pag nagsarado na, pwede siyang kuhanin, tapos pwede mo siyang iluto. Di ko nga alam kung ma-acid din siya eh. Try natin tikman binder siya bulaklak. Binder siya walang lasa yung bulaklak na, hindi tulad ng dahon na medyo masim-asim. Itong bulaklak na ito walang lasa, pero sa tingin ko healthy siya. Maganda siyang, kunwari, isama sa mga luto, gano'n. Ilagay na siya doon. Kunwari, medyo mainit-init pa yung soup. Maganda siyang ilagay, yung pinakadown kasi nga makulay. Ibig sabihin, may antioxidant yan. And ito mga kabayan, ang taas na ito, as in. Kung mapapansin nyo, yung taas na ito, siguro 2 metro. Kasi mula dyan, ano, nakabangkuan ako na. Ayan, binders, nakabangkuan na tayo. Nakabangkuan tayo kasi nga sobrang taas, di ko maabot yung pinakatuktok niya kahit ayun, oh. Hindi ko pa rin maabot mga kabayan, masyadong mataas. Nagsimula siya magbulaklak pero ang napansin ko lang pag galing ito kasi mga kabayan galing sa buto. Alam niyo po ba nakaraan nagpapaisip ako, sabi ko may magbubulaklak pa ba to, ganun kasi sobrang taas niya na. Tapos napansin ko, okay, magbubulaklak siya mga kabayan. Kasi galing pala sa buto to, ganun pala pagaling sa buto. Tapos may tinanim ako dito malapit sa may kalachuchi ko na hanggang ngayon namumulaklak pa rin. Ayan o, ang sipag niya pa rin mamulaklak yung kalachuchi. Ang tagal niya magbulaklak behinders sa totoo lang. Ito yung nilipat ko. Bagong tanim niya mga ka-behind at mataba siya kung mapapansin nyo. Kaysa dito, magugulang na yung pinakabadahon na ito mga ka-behind. Ito naman ay bagong tanim ko lang. At kung mapapansin nyo, nagbubulaklak na siya agad. Ayan o. Nakita nyo ba? Ito mga kabay, papakita ko sa inyo yung bulaklak nyo na yun. Ayan o. Nagbulaklak na agad mga ka-behind. So, kasi sa ganitong klase ng halaman, ito kasi mga ano, mga galing sa Iloilo na dito hindi man kilala, na pang-asim. Pero nga, may ilan sa inyo nagtatanong about sa labog, may ilan sa inyo nakakakilala sa halaman na ito na labog.
And may dalawang klase ng pagpapatubo mga kabihain. Tulad niya, ito nagbulaklak siya. Yung mga bulaklak niya ngayon, yung sarado na. Ay, papakita ko. Medyo may tinik-tinik pala ito eh. Tapos binders mukha itong pinagbabawal na gamot, pero hindi po ito pinagbabawal na gamot. Ayun o. Oh. Ay mga kabayan, yung part na to, ito mga close na yung ano na yan, bulaklak na yan. Ay, yung iba dyan magde-develop ng buto na pwede mong itanim. Kaso masyado matangkad nga lang bago magbulaklak pag galing sa buto talaga, napansin ko lang yon. And pwede ka mag-cuttings. Easy lang siya patubin mga kabayan, kunwari yung part na to magulang, yung part na magulang kukuhanin mo. Tapos itatanim mo, ayun. Ganun lang siya. Ako thankful ako kasi na kapag nakapagpanatili ako ng ganito dito kasi nga nung nakaraan nawalan ako, pasalamat ako yung kapitbahay ko dati. Nanghingi siya nito mga kabayan kasi nga naganda siya sa bulaklak para daw kasing rose, pero isang araw lang po yung buhay niyan. After one day nag-close na, tulad ng close na yung isa na yon. Papakita ko sa inyo ah. Ayun, no, close na. Isang araw lang mga kabayan yung buhay niya. Ayun, no. Ayun mga kabayan, close na yung pinaka ano. Oh, eto mga kabayan, close na to. Eto mamaya, kaumaga kasi mamaya mga kabayan. Mamaya ng hapon, magkukose na rin yan. Ayun, no. Maganda siya, ganyan siya kalaki. Parang nga siyang rose na kulay red. Tapos kunwari, sabay-sabay na mulaklak yan. Alam niyo yung behind the scenes, may plano ako dyan. Magtatanim ako ulit. Tapos ikakat ko ng maganda. Tapos abangan ko kung magbubulaklak siya. Tapos parang, alam niyo, titingnan natin kung gano'ng kaganda pag mas marami siyang bulaklak na dikit-dikit. Excited na ako makita. Yung kapitbahay namin mga kabay, nanghingi siya noon, time na yon. Kasi sabi niya, para ang ganda. Tapos nagdumating sa point na yung tanim ko, nawala, namatay, ganun. Tapos ano, sabi ko, nag-aalala ako noon. Nasabi ko, ba't wala na akong maitatanim. Tapos sakto, meron siyang mga tumubo. Kasi yung buto na ito mga kabayan, medyo matagal din tumubo. Kaya yung cuttings mas mabilis. Tapos may nagtatanong sa akin kung pwede maghingi. Sabi ko, baka pwede naman kayong pumunta dito sa lugar namin, ganun. Kaysa naman, ipa-shipping pa, medyo na-hassle kasi ako sa shipping ngayon. Lalo na ngayon, binders na may pandemya, medyo mahirap yung mga transactions. Sa totoo lang, challenge. Sobrang challenge po talaga. And ayun lang, na-share ko lang kasi alam ko lang na akong video mga kabayan patungkol dito. Medyo focus ako sa Scooby Duck. Sabi ko yung mga tungkol sa tanim pala, wala na akong nagagawang video. And ayun mga kabayan, may mga part pa siya na ganyan, magbubulaklak din yan. Isang bagay pa mga kabayan, ano to, nakalagay lang sa maliit na paso, papakita ko sa inyo ni. Para mainganyo kayo magtanim daw. Para ano, kahit na sa maliit na lugar ka lang. Ayun mga kabayan, nasa ano lang to, 10 litrong ano. Parang ganito na siya, tinanong ko ng tanglad, kaso pinagpuputol kasi itong tanglad. Ililipat ko sa lupa yung mga kabihain. Medyo maliit yung spasyo. Ano lang yung mga kabihain, 10 liters of plastic bottle. Yung brand po niyan ay Spring. Walang ugat yan sa baba behind us. Di ko lang kung naugat siya ngayon kasi kinuha ko lang yan doon sa kabila. Hindi naman nagugat yan sa baba. Di ko, ano kasi para siyang ano, desert plant din. Ito may pagka desert plant, may pagka drought tolerant. Kumbaga survive siya kahit mainit. Mapapansin mo naman pagkailangan niya ng tubig mga kabihain kasi ano tawag doon, magda-dry yung mga daon niya, medyo magiging malungkot yung itsura. Kaya sabi ko, sa mga point na yan, kailangan mo na siyang diligan. Pwedeng kung alam naman. Paano natin ang picture mga kabihain? Yung isang cuttings ko mga kabihain, ayun o. See, ito yung isang cuttings ko dito. Dito siya nakatanim. May brand pa ng RC. Binders, ayun, no? May cuttings. Ito yung cuttings. Ayan po yung cuttings ko. Napapansin nyo yan, nakatubo. Mataas din siya kasi matabay lupa na yan. Diyan lang. Yung ko siya itinanim. Bye-bye. Ito naman yung isa, yung pinaka-original. And ako mga kabay, excited na akong magkaroon ng kulay red na dahon. Ay, yung gantong klase ng halaman na kulay red yung dahon. Pagkatapos, red yung dahon niya. Pagkatapos mga ka-behind ay meron pa neto, kulay yellow yung bulaklak. Kaso nga lang, wala. Pero may yellow talaga nito mga ka-behind. Gusto ko rin magkaroon ng ganun.
kahit yung red muna, yung red yung dahon, kasi feeling ko napaka-healthy pa rin kahit dahon lang yung kainin. Or kahit yung dahon yung mismo yung ipanglagay ko as sangkap. Bilang sangkap mga kabayan. Dito sa amin, mama ko minsan naglalagay na ito sa isda. Kaka sa gabi, kasi the best nga ito mga kabayan sa gabi na may, tawag doon, gabing nilaga. May ganun kasi recipe sa Iloilo mga kabayan na hindi ko nakikita dito. Marami kasing recipe sa Iloilo na, alam mo yun. Mga kabayan, dito hindi rin uso yung batuan. Uso dito sa palot. Tapos yung ano ko pala, galanggal ko, wala nang nangyayari mga kabayan. Kung may nagtatanong sa inyo about sa galanggal, wala na pong galanggal. Namatay. Kaya manghingi na lang ako mga kabayan. Magpapahingi na lang ako ulit mga kabayan pag may taga Iloilo na pumunta dito sa amin. Magpapadala na ako ulit ng maraming galanggal. Tapos magpapatubo ako, tapos bibigyan. May nanghingi din kasi noon. Kaso nga lang namatay na, wala na po. Ito mga kabayan, isisave ko yung buto neto. Matututo na ako mag-save ngayon ng mga buto-buto ng mga ganito. Kasi nga, para sa akin, rare. Mahirap hanapin dito sa lugar namin pag nawala na. Kasi sa Iloilo, maraming nga neto. Kaso sa Iloilo pa. Kaya sabi ko, okay, simula ngayon mag-save na ako ng buto para ma-preserve ko sila, ganun. Yung pinaka-klase ng halaman nila na mahirap hanapin dito sa Luzon. And thanks for watching, Behinders. Ginawa ko yung video na to para dun sa mga nagtatanong, ganun. Sa tingin ko kailangan ko magbigay ng update sa inyo tungkol din sa halaman. Ewan ko ba? Bakit nga ba hindi na ako nagagawa mahabay ng mga video about dito? Pero ngayon naisip ko, sabi ko, sige, gagawa ko ng mga video ulit patungkol sa mga halaman. And thanks for watching, Binders. And bye-bye!